Naapektuhan na ang mga nagtitinda ng lamang dagat sa Dagupan City dahil sa red tide sa bayan ng Anda at Bolinao, Pangasinan. Natatakot daw ang mga mamimili sa pangambang may makalusot na shellfish mula sa mga dagat na may red tide. Makibalita tayo kay Joan Ponsoy ng GMA Dagupan. Minomonitor na rin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga karagatang malapit sa bayan ng Anda at Bolinao, Pangasinan. May posibilidad kasing kumalat ang red tide toxin sa mga dagat sa dalawang nabanggit na bayan. Pangunahing minomonitor ang mga karagatang sakop ng lungsod ng Alaminos at bayan ng Bani na dati nang tinamaan ng red tide. Nagsagawa na ng water sampling ang BFAR. Yung kakiputan channel kasi umaagos din yan sa Bani Anda na maalat. No, maalat yung Bani, Wawa Bani. Dahil yung area na yun, kandidato para maging asinan. Itong red tide organism, ang gustong-gusto niya yung maalat na lugar. Binabantayan din ang mga nagtitinda ng mga lamang dagat. Ipinagbabawal ang pagbebenta at pagkain ng shellfish na nakuha sa mga lugar na apektado ng red tide. Ang layon ng BFAR ay walang madisgrasyang tao. So, yun ang kauna-unahan priority. Hindi pa naman nagpapatupad ng shellfish ban sa Alaminos. Pero ayon sa BFAR, mas mabuting mag-ingat para hindi mabiktima ng paralytic shellfish poisoning. Kaya payo sa mga kakain ng lamang dagat, linisin at lutuin itong mabuti. Sa Dagupan City naman, walang red tide pero apektado ang negosyo ng mga nagtitinda ng isda at talaba. Nangangamba kasi ang ilang mamimili. Sabi namin, matagal na kami dito, walang red tide dito sa amin. Tiniyak ng City Tourism Office na hindi maapektuhan ng red tide sa Anda at Bolinao ang pagdiriwang ng Dagupan Bangus Festival sa Abril. We want to ensure the public that before we send out or give out food, of course, yung topmost priority po natin is yung health at safety ng mga tao. Joan Ponsoy, Nagbabalita, Pilipinas.